Isang magandang araw sa iyo! Binabati kita dahil narito ka na sa ating bagong aralin sa ikalawang markahan. Ang ating aralin sa araw na ito ay art. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa komplementaryong kulay at hugis. Wow! Sa pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang maipakita mo kung paano nalilikha ang harmonya sa isang sining gamit ang komplementaryong kulay at hugis. Bago tayo magtungo sa ating aralin, tayo muna ay magbabalik-aral sa ating nakaraang aralin noong nakaraang linggo. Basahin ang bawat pangungusap tungkol sa iba't ibang hayop na matatagpuan sa Pilipinas. Piliin ang letra ng tamang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Narito ang iyong pamimilian. A. Tarsier. B. Palawan Horned Frog. C. Philippine Eagle. D. Bilantok. E. Purple Crow. F. Mindanao Flying Dragon. G. Sinarapan o Tabios. H. Tamaraw. Ang hayop na ito ay may malaking mata na matatagpuan sa buhol. Ito ay isang hayop na kulay itim na kahawig ng kalabaw. Ang isda na ito ay lumalaki hanggang 2.5 cm ang haba. Ito ay isang ibon na may bigat na 4.04 hanggang 8.0 kilo. Ano ito? Ang sukat ng hayop na ito ay wala pang isang pie kung nakatayo. Ito ang mga kulay at hugis komplementaryo. Kulay pula, kulay berde,
Kulay dilaw. Kulay lila. At kulay kahel. Kulay asul. Sila ang mga kulay na magkakatapat sa gulong ng kulay o tinatawag natin itong color wheel. Sila ang mga nagtutulungan na magkaparehas ng mga kulay. Kapwa, pareho ang lakas nila kapag tinignan ng ating mga mata. Wow! Halimbawa, sa gulong ng mga kulay, hindi kinakalaban ng pula ang katumbas nitong berde. Ang kakambal ng dilaw ay lila, habang kahel naman ang kaparehas ng bughaw. Ito ang tinatawag nating gulong ng kulay o color wheel sa Ingles. Kung mapapansin natin sa larawan, magkatapat ang kulay pula at berde. Ganun din ang kulay dilaw at kulay lila. Gayon din ang kulay kahel at kulay asul. Ano nga ba ang color wheel? O ang gulong ng kulay? Ang gulong ng kulay ay isang bilog na nagpapakita ng iba't ibang kulay. Tulad ng lahat ng mga kulay ay nilikha mula sa tatlong pangunahing kulay, katulad ng pula, berde at asul. Ang pangunahing kulay ay pinapakita na bumubuo ng isang tatsulok sa loob ng color wheel o gulong ng buhay. Ang gulong ng kulay ay nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng pangunahing kulay, pangalawang kulay at mga pantulong ng mga kulay. Sino nga ba ang nakatuklas o nakadiskubre ng color wheel? Kilala mo ba siya? Ang nakatuklas o nakadiskubre ng color wheel ay walang iba kundi si Isaac Newton. Sino nga ba si Isaac Newton? Wow! Si Isaac Newton ay sinilang siya noong Enero 4, 1643 sa Inglaterra. Siya ay anak ng isang magsasaka. Namatay ang kanyang ama 3 buwan bago siya isinilang. Siya ay nag-aral sa Universidad ng Cambridge Trinity noong 1960s. Wow! Ngayon naman, susubukin natin ang iyong kakayahan. Magtala sa hanay A ang 5 bagay na may kulay dilaw at 5 bagay naman na kulay lila sa hanay B. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sa unang hanay o sa hanay A ay kulay dilaw. Sa pangalawang hanay naman o hanay B ay kulay lila. Sa unang hanay ay saging. Kulay dilaw na sapatos. Bulaklak na kulay dilaw.
payong na kulay dilaw at paro-paro na kulay dilaw. Sa hanay binaman, ubas na kulay lila, unan na kulay lila, lila na laso, bag na kulay lila, at ang panghuli ay talong na kulay lila. Mahusay! Ngayon naman, tayo ay dadako na sa gawain 1 upang subukin lalo ang iyong kakayahan. Iguhit ang color wheel sa iyong sagotang papel. Isulat ang tamang kulay sa bawat bilang. Maaari din itong lagyan ng matingkad na kulay. At pagkatapos gawin ang gulong ng kulay, narito ang pamantayan para sa iyong ginawang art activity. Sa pamantayan, meron tayo dito malinis ang pagkukulay sa larawan, malinis ang pagguhit ng larawan, tama ang kulay na ginamit, natapos sa itinakdang oras ang gawain. Kung sa tingin mo, lahat ng nakalagay sa pamantayan ay nagawa mo, bigyan mo ang iyong sarili ng 3, 2, o hanggang 1. Ngayon naman, tayo ay dadako sa gawain 2. Punan ng tamang sagot ang 3 upang mabuo ang pangungusap. Gawin ito sa iyong kwaderno. Mahusay! Binabati kita dahil lubos mo nang nauunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Ikaw ay maaari nang magsagot sa activity sheet na nilaan ng iyong guro. At kung ikaw ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutang mag-like, share, mag-comment, at mag-subscribe para laging updated sa aking mga bagong upload the videos.